Pag nagbabasa ka ng Biblia, marami rito pag nagbabasa ng Biblia, yung iba inaangkin nila yung mga hula sa Panginoong Diyos, ginagawan lang hula sa kanila. Tapos sinasabi nila na dapat silang sambahin. Yun. Di ka naniniwala kay Kristo. Pero sa loob ng bahay mo, may picture ng isang tao na sinasamba mo. Picture ng isang tao na sinasamba mo, ha? Ginagawa mong santo. Picture niya yun. Wala. Walang ano, walang altar, pero may picture niya. Importante pa sa'yo. Pinararangal mo siya na ano, tagapagligtas mo. Hindi yung picture ng Panginoon ang nasa bahay mo. Wala kang altar. Sa loob ng kwarto mo, yun nakalagay. Idol na idol mo, di ba? Oo nga eh. Idol na idol ko si Kristo. Hindi ako naghahanap ng karangalan ng tao. Ha? Napuput nga ako sa sanlibutan eh. Napuput ako sa sanlibutan. Kaya kong panindigan yung sarili ko. Kaya kong magpakamatay para kay Kristo. Ha? Wala naman yung buhay natin eh. Wala. So, ayun yan. Kahit na patuloy nila tayong sinisira at dinudungisan, proud tayo kasi kay Kristo tayo nananalig. Ikaw kay Kristo ka ba? Hindi, di ba? Hindi. Tinuturo mo pa nga yung iba eh. Yung mga Kristohano na yan, mga Katoliko na yan, sumasamba yan sa Diyos-Diyosan. Hindi, hindi nila alam sinasabi nila. Ang sinasamba natin, yung nasa puso natin, yung ribulto, hindi man natin nakikita yung Panginoon, pero nasa puso natin, nasa isip natin. Pupunta lang tayo dun sa simbahan para magalak at magpuri sa Diyos. Hindi yung ribulto pinupuntahan doon. Pinupunta natin doon yung makikinig tayo sa Biblia. Yan. Pero kung pwede ka namang di na pumunta doon, yan nga lang, yung salo-salo nga eh. Yung pinaghati-hating tinapay, yun yung kailangan doon. Sabi nga, gaano man karami ang nagtitipon sa pangalan ko, basta't pinaghati-hati nila yung tinapay na yon at binigay sa bawat isa, eh parang ako na rin ang nandoon. Di ba? Mababasa mo yun? Basa mo na yun. Tsaka, pag nagsisimba ba tayo, kailangan ba na garbo tayo? Hindi. Mali yun. Mali yung garbo. No? Magsisimba ka, kung mababasa mo yung nasa Juan, ha, yung nagkaloob ng ikabubuhay niya, ng buong buhay niya, pang isang araw niya, di ba? Yung tinuturing lang, ano, isang pulubi na hampas lupa yun eh, natawag ng mga sacerdote. Anong ginagawa niya sa tahanan ng Diyos? Di ba? Nilait pa yun. Pero yung saserdote, kalahati lang ng kanyang kabangyaman ang binigay doon. Wala pa sa ano yun. Higit sa kalahati. Pero yung sa babae, yung nagka-loob siya, yung sa may aba, eh magkano yung kinaloob niya? Yung buong araw na ikakain niya. Nagtaki mo yun? Tinanong ni Jesus si Pedro, ano ang kalugod-lugod sa Diyos? Ang saserdote ba na nakapustura? O katong aba na nagkaloob ng kanyang buong kinabubuhay? O, sinagot siya ni Jesus. Mababasa mo yon. Mindset mo na yon. Hindi mo kailangan pumunta ng nakagarbo ka sa simbahan ng Panginoon. Kahit naka-stepin ka lang, kahit wala kang stepin, basta't may damit ka, may short ka, pwede kang pumasok sa tahanan ng Diyos.
Oh, di ba? Kasi nga, ang tahanan ng Diyos ay tahanan. Dito yon. Tsaka, kung marumi yung dito mo, hindi mo nililinis, wala rin. Kaya tanong gawin mo, walang magbabago sa'yo. Kasi tumitingin ka sa panlabas, hindi sa panloob. Tingnan mo yung ano, puwing ng mata mo, baka may marami na yan. Sagad na pala yung kasamaan mo. Magbago ka na. Kasi ang pera, nandyan lang yan. Pero ang karangalan sa taas, wala. Hindi mo makakamit yun. Hanggat nagpapaibabaw ka. Bumaba ka. Yun, makakamit mo yun. Oh. Hallelujah, praise the Lord. Purihin mo si Kristo Jesus. Amen.